So ngayon ay gagawa ako nito. Charan. Para makagawa ako niyan, hindi na ako bibili ng mga gamit. Naghahanap na lang tayo ng mga scrap. Okay. So ito, nakakita na ako ng dalawang tabla. Ito tsaka ito. So yung mga frame na lang yung kailangan ko. Which, ayan, pwede kong mga hanapin somewhere dito. Samahan niyo ako habang ginagawa natin ito. So, I don't think ito, hindi siguro yun. Feeling ko mga ganito eh. Diba? Kaya lang parang pag ganito parang sobrang kapal, baka mamaya ang bigat. Tingnan na lang natin. Okay, bababa tayo dito. Kasi sabi ni Pops, marami daw dito. Yung daming ang tabla oh. Daming gamit dito guys. Kasi yung since nagpapagawa nga, madaming pwedeng ano yun. Ayan o, daming tabla. May kornisa pa yun sa mga... Ay, oo, pwede kong gamitin yung mga kornisa. Pang edging. Ah, magagamit na ako. Ito guys, yung magiging bahay ng mga dogs. Pero, sin pa kasi gusto ko bakal yung stainless yung ilalim. I'm here! So, this is a project na gagawin ko on my... All by myself. Oh, pwede. Susubukan lang natin. Why not, 'di ba? Bagong skills. So, let's try. Kung abutin man ako dito ng 3 buwan bago ko 'to ma-upload. Okay, di maghintay kayo kung ano kailan ng result. Hindi man ako nagaganito, pero we will try. Habang nandito ako, ipapakita ko sa inyo 'to. So, guys, ayun yung ayan yung ano oh, yung restaurant. Ah, 'di ba? Yan 'yon. Andun yun. Yan yung Bistro Viajero. Tapos yan. Yan yung hindi pa naaayos. Ito. Yan. Yan yung bahay nila mama. Yung katabi niya yung bahay namin. So, kasalukuyang ginagawa yan. Guys. Diba? At least alam nyo na. Ito yung car wash ni Papa. Nakita nyo sa vlogs ko dati. Pero mga hindi pa rin ginagawa. Kung marami lang pera, tapos na yan. So guys, may nakita ako dito. Ito yung old kong bintana. Naisip ko, ayun na, naka-ready na yung frame. Talaga naman si Lord. God provides. Oh. What if ito na yung gamitin kong frame? 'Di ba? Tapos lalagyan ko na lang ng kahoy. Tama ba 'yung gagawin ko? O at least ito tapos na, oh, lalagyan ko na lang 'to ng kornisa at saka ng tabla, kornisa nung no. Oh, 'di ba? Basta 'yung nilalagay dito. Ito. Ito meron na din oh. Talaga naman. So habang nangongolekta nga ako ng mga scrap, nakita ko ng tatay ko. Sabi ng tatay ko sa akin, ano ba kasi yung gagawin mo? Sabi ko, ito nga, pinakita ko yung picture. Eh, bakit yan ang gagamitin mo? Alam niyo yung mga tatay, yung napagalitan ka, yung may gusto ko lang gawing tama sa buhay mo, tapos napagalitan ka. Ano ba kasi yung gagawin? Ako na nga ang gagawa. Ako na ang gagawa niyan. Bitawan mo nga yan. So ang ending, inutusan akong pumunta ng hardware at may mga pinabili siya sa akin. So ito na, tapos na. And so, tapos na nga ang project ko. Pipinturahan na lang ang ending. Tatay ko nga ang gumawa. Pero napaganda pa. So ito yung gusto kong mangyari. Kaya lang, mas maganda yung nangyari. Dahil nga, nabuisit siya sa akin. Okay, so good job ka naman dun. Thanks so much, Pops. You're the best. Pinabili na lang niya ako ng mga pintura, ng brush, ng mga screw, ng Viagra, tsaka ng mga... Ay, Viagra ba? Ah, Bisagra. Charis. Alam ko yun, syempre. So yan, yung mga Bisagra, tas kinabit niya, tas ang ending, ako na lang talaga magpipintura. Finishing, kumbaga. You're the best, Pops. So pinapatuyo ko muna yung pininturahan ko puti bago ko sulatan ng mga kunig-anek. So habang inaantay ko para hindi naman masayang aking precious time as a responsible human being, eh gumawa muna ako ng ibang mga bagay kagaya nito. I'm so excited for this. So ito, ginawa ko to kasi gagawin kong pang display naman dito sa baba ng resto. Yung malapit dun sa counter. So lalagyan ko siya nitong parang, ay, ang ganda nito. Basta maganda to, hindi ko alam kung anong tawag dito. Hilig kong gawin to, kaya yung task namin gumawa rin ako ng ganito. Pero this time, di naman makulay. Kasi yung ginawa ko nung nakaraan, parang ang kulay-kulay nun eh. Pang summer vibe kasi. Ito naman parang pang coffee-coffee vibe. Tignan nyo to, ang ganda nito.
sa project ko, at this moment, ako naman si Picasso. Ay, si Picasso. Basta lang. So, hindi ko talaga alam ginagawa ko dito. Parang meron lang akong chinek na mga font, tsaka mga kung ano-ano, tapos ginayagaya ko lang. Tapos, ewan, nagkamali pa nga ako dito eh. Basta bahala na. Medyo tapos na. Kaya lang hindi ako happy talaga eh, dahil yung brush na binili ko hindi precise. Ang pagkaka ano, kaya inisip ko dapat pentel pen na lang pala ginamit ko. Pero pansamantagal, ito na muna siya. Diba? Yan. Yung isa nire-remedyo ko. Tinatanggal ko yung nagkamali ako. Nilagyan ko kasi ng gano'n. Tapos parang hindi ko gusto. Parang hindi bagay. Anyway, so yan na yon. Ito naman yung isa. Diba? Ito yung ginagawa ko nung nakaraan. Pwedeng magpicture. And voila! Ito na siya! Ilang araw ko na rin itong ginagamit, kaya medyo nadumihan na siya. Pero ito na po ang finished product. Isa na namang DIY ni Tito Dol.